Genesis, ang paglikha. Unang kabanata. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag, at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi, at nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitang ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar, at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. At iyon nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi, at magsilbing palatandaan ang pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang pinakamalaki ay magliliwanag kung araw, at ang mas malaki ay magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi, at para ihiwalay ang liwanag sa dilim. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig, at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig, at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. At binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya, magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo, at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila. At iyon nga ang nangyari. Pinagmasda ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ika-anim na araw.